Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, may isang Samaritanang dumating upang umikip. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan Niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pananampalatayang sinusubok ng mga pagkakataon. Paano ba sinusukat ang lalim ng pananampalataya ng isang tao? Paano ba ito patatatagin? Kung pagbabatayan ang mga pagbasa sa linggong ito, masasabi natin na nasusukat at napapatatag ang pananampalataya ng tao dahil na rin sa tindi ng mga pagsubok na kinakaharap nito. Tatlong bagay ang tinutukoy ng ating mga pagbasa tungkol sa mga pagsubok: pagkagutom, pagkapagod, at kapighatian. Sa unang pagbasa, matatandaan naghimutok ang mga Israelitang kasama ni Moises na naglalakbay patungo sa lupang pangako. Pagkagutom at pagkauhaw ang pangunahing suliranin na nararanasan ng mga Israelita. Kung hindi maiibsan ang kanilang pangangailangan,
baka marami sa kanila ang mamamatay sa patuloy nilang paglalakbay. Naiisip na nga ng iba na bumalik na lamang sa Ehipto kaysa naman paulit-ulit na makaranas ng gutom at uhaws sa ilang. Dahil sa dalawang sitwasyong ito, pagalit silang nagsumamo kay Moises. Hindi lamang pananampalataya ng mga tao ang sinubok dito, kundi maging ang pananampalataya ni Moises. Hindi siya sigurado kung diringgin siya ng Diyos sa kanyang panalangin. Ngunit kahit ganoon, nagbaka sakali pa rin siya at dinig siya ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, natunghayan natin ang isang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga Kristiyano. Pinatatag ni Pablo ang loob ng mga Kristiyano sa Roma. Dumaranas ng kapighatian ang mga Kristiyano roon dahil sa kanilang natatanggap na pagtrato mula sa mga tao. Hindi madaling manatiling Kristiyano noon dahil pag-uusig ang kapalit nito. Ang kanilang mga karanasan bilang Kristiyano ang nagdala sa kanila ng kapighatian. Ngunit ipinapaalala sa kanila ni Pablo na sa kapighatiang natatanggap nila na ipapakita ang pag-asa sa Diyos sa harap ng mga ito nila na ihahayag kung paano sila binibigyan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng lakas at yaga upang magpatuloy na maging tapat na mga tagasunod ni Jesus. Kung paanong iniligtas ni Jesus ang sanlibutan mula sa kasalanan, ganoon din ang dapat nilang asahan mula sa kanya sa kanilang karanasan ng kapighatian. Si Jesus mismo ang magbibigay sa kanila ng biyayang kinakailangan nila sa pagiging matuwid at tapat na mga Kristiyano. Sa mabuting balita, ang pag-uusap ni Jesus at ng Samaritana ang binigyang pansin. Sa kanilang pagpapalitan ng mga salita, nabanggit ni Jesus ang tungkol sa tubig na mismong siya ang magbibigay at bubukal mula sa kanya. Kapansin-pansin ang interes na ipinakita ng babae sa tubig na inihahayag ni Jesus. Walang pag-aalinlangang hiningi ito ng babae mula kay Jesus. Inihayag rin ng babae ang dahilan kung bakit niya nais na makainom ng tubig na galing kay Jesus. Nakakapagod ang magpabalik-balik sa balon upang sumalok ng tubig. Inasam ng babae ang tubig na bumubukal kay Jesus upang sa gayon hindi na siya paulit-ulit na magtutungo sa balon upang sumalok ng tubig. Nagawang sumampalataya ng babae kay Jesus dahil sa kanya mismo bubukal ang tubig na papawi ng pagod na paulit-ulit niyang nararanasan. Sa kabila ng gutom, pagod at pighati, nananatili ba tayong matatag at matyaga sa pananampalataya?